Tatlong araw na ang lumipas mula nang huli silang mag-usap ni Gino. At sa loob ng tatlong gabi ay iniyakan niya ang pangyayaring yun. At kung hindi sa mga pasyenteng dumarating sa klinika, ay matagal na siyang bumalik sa Maynila. Kahit paano ay nabuhos ang buong atensyon niya sa trabaho niya. At dahil hindi naman kalayuan ang klinika niya sa restaurant ni Manang Nelia, ay lagi itong naroroon upang tulungan siya. Malaking bagay ang matandang babae sa klinik, lalo at alam nito ang tungkol sa panganganak dahil dati itong midwife. At kanina ay gabi na silang nagsara at hindi niya inaasahan na kakausapin siya ni Manang Nelia habang kasyual itong tumutulong sa pagliligpit ng mga kalat. Maraming pasyente ano? Sabi nito at ngumiti. Naupo sa mahabang sofa ng mga pasyente. Siguro ikawiwilihan mo ng mamirmihan dito, Aiza. At sana'y hindi mo hanap-hanapin ang buhay Maynila. Aaminin ko hong nawiwili ako rito, Manang Nelia. Pero kailangan ko pa rin magbalik sa Maynila para ayusin ang dapat kong ayusin. Pagkatapos ho ng anibersaryo na kaibigan ko. Tumango ito. Alam mo bang umiikot ang storya tungkol sa inyo ni Gino sa buong San Joaquin, Ineng? Biglang nagbago ang pakiramdam niya. Ganun po ba? Ipinagmamalaki ka ni Angela. Ikaw daw ang magiging mama niya. Matabang siyang napangiti. Knowing Angela, hindi siya magtataka. Alam mo bang sa loob mismo ng lupain ng mga De Leon ang aming dating bahay? Napalingon siya rito. Subalit bago siya makapagsalita, ay nagpatuloy ito. Si Antonia at ang asawa ko ay magkapatid. Ang asawa ko ay isa sa mga trabahador sa rancho noong nabubuhay pa ito. Paminsan-minsan, tumutulong din ako sa mga gawain sa bahay nila, lalo kung may okasyon. At kung wala naman akong paaanakin, nasusubaybayan ko kahit paano ang paglaki ni Gino. For the life of her, hindi magawa ni Aiza na ibuka ang bibig upang magkomento. Humugot siya ng isang malalim na paghinga. Minabuting pakinggan na lang ang matandang babae. Nalaman kong inalok kanya ng kasal, Ineng. Mula kay Angela? Tumango ang matandang babae. Hindi ko tinanggap ang alok niya, Manang Nelia. Para kay Gino, ang alok na kasal ay kasing simple lang ng pagbabakuna ng tetano. Mahina itong tumawa. May pagtingin ka rin ba sa kanya, Ineng? Natagpuan niyang sariling tumango. Nasisiyahang umiti ito. Sabi ko na nga ba. At kahit pabugnutin ang lalaking yun kaysa sa bakang buntis, sana'y unawain mo siya, Aiza. Mabait si Gino. Isa sa mga kapuri-puring taong nakilala ko. Bugnutin pa kaysa bakang buntis. Napangiti siya sa description ng matanda. At magagalit si Gino kapag nalaman niyang naikwento ko sa iyo ang tungkol kay Laura. Laura? Tuluyang nakuha ng matanda ang interes niya. Sino ho si Laura? Ang akala ko ba, Monet ang... Si Monet naging kasintahan ni Gino dahil na rin gusto nitong kalimutan ang nangyari sa kanila ni Laura. Magkasintahan sila ni Laura sa buong panahong nagtuturo sa Abra si Gino. Si Laura ay kapwa-guro. Malimit itong magtungo sa bahay rancho at kasundo naman ng mga magulang ni Gino. Ngunit bigla na lang hindi dumating sa rancho si Laura. Si Gino ay biglang nagbago. Mainitin ang ulo at laging nagagalit. Minsan pa nga nakikita naming umiinom. Ano po bang nangyari kay Laura? Umiling ang matanda. Walang nakakaalam. Hindi gustong magsalita ni Gino. At ipinagbabawal niyang banggitin ng kahit na sino ang pangalan ng dating kasintahan. Si Monet ay isa rin sa mga kababata ni Gino. Isang taon magmula nang hindi na namin mabalitaan si Laura, naging magkasintahan sila. Subalit, nang sumamang magtanan si Monet sa isang negosyanteng taga-Abra, hindi ko man lang nakitang nagdamdam si Gino. Baliwala sa akin ang ginawa ni Monet, Aiza. Huwag natin siyang pag-usapan. Could it be that Gino didn't love her? Sa aking palagay ay naubos na lang kay Laura ang anumang damdaming meron nito. At pagkatapos ng maraming mga taon, ngayon ko lang uli nakitang parang nagkakaroon ng sigla at buhay ang araw-araw na rutina ni Gino, Ineng. Patuloy ng matanda. At natitiyak kong ginagawang lahat ni Gino na paglabanan niya ang damdamin niya para sa iyo.
Hindi niya pinagdudahan yun. Tumayo ito at inayos ang paineta sa buhok. Ay siya, sige. At ako'y babalik na muna sa tindahan at titingnan ko kung anong ginagawa ng mga servidora ko. Salamat po, Manang Nelia. Ngumiti ito at iniwan na siya. Naiwan siyang nag-iisip ng malalim. Could it be that he didn't love Monet? Ang sabi ni Angela ay si Monet ang nanligaw kay Gino, ayon sa mga katiwala. Posible kayang pagkatapos ni Laura ay hindi na gustong i-involve ni Gino ang damdamin? Para nga naman protektahan nito ang sarili sa anumang sakit na maaaring danasin. At nang sumama sa ibang lalaki si Monet, ay hindi ito nasaktan dahil hindi naman ito minahal ang babae at naging kasintahan dahil lamang marahil sa paraang tulad ng iniaalok nito sa kanya. At marahil ay iniisip ni Gino na kung hindi nito ibabahagi ang sarili, he wouldn't get hurt. But it was just her theory. Wala siyang alam. Pero yun ang pinakamalapit na paliwanag sa mga kilos at sinasabi nito. Maliban kay Manang Nelia ay wala man lang nasabi sa kanya si Angela tungkol sa bahaging yun ng pagkatao ni Gino. Pero marahil ay kasalukuyang nasa piling pa ng tunay nitong ama si Angela. At ang mga katiwala ay hindi gustong banggitin ang pangalan ni Laura sa bahay rancho. Mailang minuto na siyang nakahiga at dahil pagod siya, dapat sana ay agad siyang matutulog. Subalit na natili siyang nakatitig sa kisame. Naglalaro sa isip niya mga sinabi ni Manang Nelia. Ngayon ay sinasalakay siya ng pagdududa. Baka naman kung bibigyan niya ng pagkakataon si Gino, ay matutuhan din itong aminin sa sarili at sabihin sa kanya ang gusto niyang marinig. Gino, she wish na sana ay maunawaan niya ang lalaking ito. What she felt for him was fatal, and it came as a shock. But would she marry him on his terms? Kinabukasan ng linggo ng umaga ay nagulat si Aisa nang dumating sa apartment niya si Jerry. Napasyal ka. Kasama mo ba si Marsh? Kumunot ang noong napailing si Jerry. Have you forgotten? Bukas na ang anniversary namin at kahapon ka pa inaasahan ni Marsha sa bahay. Nanlaki ang mga mata niya. Oh my gosh! Lahat ng isip niya ay okupado ni Gino at pati ang dahilan kung bakit naroon siya sa bahaging yun ng Norte ay nakalimutan niya. Nako, nako! Iling nito. Nanunukso ang ngiti. Huhulaan ko ba kung bakit nagiging malilimutin ka? Oh Jerry, I'm so sorry. Mabuti na lang pala at pinasundo ka niya. Kung hindi, baka matatapos ang araw na itong hindi mo maaalala. He was right. Bukas ay Lunes. Tiyak na maraming pasyente at malamang na hindi nga papasok sa isip niya yon. At kung maaalala man, baka may kompromiso niyang sarili dahil hindi agad siya makakaalis kung may mga pasyente. Ano na ba ang nangyayari sa kanya? Magbibihis lang ako. I won't take long. Halos takbuhin niya ang pagpanhit sa itaas. Mabilis siyang nagbihis at hindi nagtagal ay sumakay na siya sa Pajero ni Jerry. Paalis na sila nang matanong niya si Manang Nelia na paparating. Bahagyan niyang ibinaba ang tinted glass. Dinalhan kita ng almusal, Aisa. Wika nito. Wika ko'y tinanghali ka ng gising. Nako, salamat ho. Pero aalis ho ako. Pinasundo ho ako ni Marsha. Bukas na ho ng gabi ang balik ko. Kung ano man ang isasagot ng matanda ay hindi niya alam. Dahil nang matapos siyang magsalita ay pinatakbo na ni Jerry ang sasakyan. Sa sagada ay pansamantalang nalimutan ni Aisa ang suliranin niya kay Gino. Naroon ang mga magulang ni Marsha at ang mga kapatid nito na mga kaibigan din niya. Maliban sa minsang pagbanggit ng kaibigan tungkol kay Gino, ay hindi na naulit na pag-usapan nila ito. At dahil nagyayapang mamasyal ang mga kapatid ni Marsha matapos ang tanghalian kinabukasan, ay hindi kaagad siya nakabalik sa San Joaquin, maliban kinabukasan ng Martes ng madaling araw. Nakisabay na rin siya sa van ng pamilya ni Marsha sa pag-uwi sa Maynila. Alas 6:30 ng umaga nang ibaba siya ng mga ito sa mismong tapat ng klinik. Nagulat pa siya nang makitang nakaparada ang pick-up ni Gino sa harap ng building. Wala sa loob siyang sumilip. Ang driver's seat ay nakahilig at naroon si Gino at natutulog. At hindi nakaligtas sa mga mata niya ang lanta ng bungkos ng mga ligaw na bulaklak na nasa ibabaw ng dashboard.
May kung anong sumikdo sa dibdib niya nang makita yon. Tinatok niya ang salamin sa bintana ng pick-up. Gino! Pupungas-pungas na nagmulat ng mga matang binata. Inihila mo sa mukha ang kamay. At nang makita siyang nakasilip sa salamin, ay tila wala sa sariling napabalikwas ito ng bangon. Agad na hinagilap ang bungkos ng mga ligaw na bulaklak. Subalit ng matauhan at magising ng tuluyan, ay bigla uling binitiwan yon at binuksan ang sasakyan at lumabas. Magulo ang buhok nito na ang ilang hibla ay natanggal sa pagkakatali mula sa likod. May tumutubo ng balbas sa mukha. Mapula ang mga mata na tila puyat. At magtataka siya kung makikita niyang hindi nagsasalubong ang mga kilay nito. But it didn't make him less attractive. In fact, he had the urge to kiss him in the lips that curled in disgust as he gazed at her angrily. Anong ginagawa mo sa loob ng sasakyan mo at diyan ka natulog? Tanong niya agad. Nakainom ka ba kagabi? Saan ka galing? Ganting tanong ito sa mabalasik na tinig. Maghapon ng Linggo at buong Lunes kang wala. Sa Sagada, sa kaibigan ko, sabi niya. But I don't think it's any of your business, Mr. De Leon. Naiinis siya sa paraan ng paninitan nito. Huwag kang magsisinungaling, Aisa. Wika nito sa mataas na tinig. Isang lalaking nakapadyero ang sumundo sa iyo rito. May mga taong nakakita sa iyo nang sumakay ka sa sasakyan ng lalaking yun. Tama ang chismis. Sarkastikong sabi niya. His name is Jerry. Jerry Dison. You know him, don't you? Kilala ni Manang Nelly ang pamilya nila. Kung ang asawa ng kaibigan mo ang gusto mong palabasing kasama mo, nagsisinungaling kang babae ka. Tama kang kilala ni Manang Nelly si Jerry at sinabi niyang hindi ito ang kasama mo. Bahagya siyang nalito. Surely, hindi siya igagawa ng usap ng matanda. Then she realized, hindi naman talaga nakita ni Manang Nelly si Jerry. Dahil bahagya lang niyang naibaba ang tinted na salamin, bukod pa sa mataas ang pajero. Si Jerry ang kasama ko, Gino. Sinundo niya ako ng Linggo ng umaga. Dahil anniversary nilang mag-asawa kahapon. Yun ang dahilan kung bakit narito ako sa Norte. Hindi niya alam kung bakit nagpapaliwanag siya. Huwag kang mabulol sa kasinungalingan. I'm warning you. Sinabi ni Manang Nelia na ang nagpasundo sa'yo, Mars ang pangalan. Gino, si Mars ay babae. She's Jerry. Don't take me for a fool, Aisa. Galit na sabi nito. May kung ilang sandaling tinitigan niya ang nanggagalaiting lalaki at nakikita niyang wala sa hilat siya ng pagmumukha nitong naniniwala sa kanya. Nagseselos ka ba, Gino? She asked softly. Yes! Nakakainis ka! Pagkatapos ay nagtaas ito ng mga kamay. I give up, Aisa. Ayoko nang makipaglaro sa'yo. Ginawa ko ang lahat ng alam ko para malaman mong seryoso ako. At para akong lokong may dala pang mga bulaklak kagabi. Pinagsikapan kong pitasin ang mga yan kahit nahigad ako dahil yun ang gusto mo. At para humingi na rin ang paumanhin sa naging huli nating pag-uusap. Pero Linggo pa lang, wala ka na at nakipagtagpo ka na sa Mars na yon. At ewan ko kung saan kayo nagpalipas ng gabi. Nakakainis ka na! Ganting sigaw niya. Napipikon na rin. Bakit pinag-iisipan mo ako ng ganyan? Na para bang sumasama ako na kahit kanino na lang? Dito ako nagpalipas ng gabi sa pick-up. Magdamag akong parang sirang ulong naghihintay sa'yo. Dahil sabi mo kay Manang Nelia, Lunes ng gabi ang balik mo. Masakit ang ulo ko. Mahapdi ang mga mata ko. Makati ang nahigad sa akin. And there you are. Having a good time with some... Bahala ka kung anong gusto mong isipin. Naiinis na rin niyang singhal. Wala akong pakialam. Tumalon ka sa ilog kung gusto mo. She stopped in mid-sentence. Bigla siyang naghumindig nang makitang panoorin sila ng mga tao. May ilang pasyente nang dumarating at nakikita na at naririnig sila. Huwag nang isama pa ang ilang kapitbahay na kahit malalayo ay naririnig ang sigawan nilang dalawa. Pawang mga nakatanaw sa bintana. Oh, San Joaquin! Sabi niya sa pangalan ng patron saint ng bayang yun. Ano na ang nangyayari sa buhay niya? Ni sa panaginip ay hindi niya iniisip
na makikipagsigawan siya sa kalye. Babangon sa hukay ang ama't ina niya. "I'm dead serious, Aisa," sabi ni Gino. Naniningkit pa rin ang mga mata sa galit. "Ito na ang kahuli-hulihan. Inuulit ko. Ang kahuli-hulihang pagkakataon na itatanong ko to sa'yo. Kung... go to hell, Gino!" Sigaw niya. Naiiyak na sa kahihiyan. Para siyang babaeng kalye. Marahas itong lumakad patungo sa pick-up. Pabalyan itong binuksan ang pinto at sumakay. Dinaklot ang kumpol ng mga bulaklak at inihagis sa labas ng sasakyan. Binuhay nito ang makina ng four-wheel drive. Marahas na nagkambyo, pero bago yung tumakbo ay nilingon siya. "One last time, Aisa," wika nito. "Magpapakasal ka ba sa akin o hindi?" Tumaas ang mukha niya sa inis. "I don't want to see you." Hindi niya tinapos ang sasabihin nang mapansin ang ultimatum sa tinig nito. Her eyes grew wide. Mawawala na ba talaga itong tuluyan sa buhay niya? "Ah, ganun?" Marahas nitong tinapakan ang silinyador ng four-wheel drive. "Alright! I will marry you, Gino! Magpapakasal na ako sa'yo!" Subalit nilunod ng revolusyon ng makina ang sigaw niya at umaalibungkay ang alikabok sa kalyeng iniwan nito. Hindi kanya narinig, ining. Nilingon ni Aisa ang nagsalita, si Manang Nelia. "Hindi kanya narinig, ining. Dahil kung narinig kay hindi aalis ang lalaking yun." Matigas ang ulo ni Gino, pero hindi estupido. Pero kung ganong nagbigay ito ng ultimatum, malamang na yun na nga ang huli, Aisa. May bahagi ng dibdib niya ang gustong magpanik. Sigurado ho kayo? Nagsiselos si Gino, mahirap pakalaban yun. At tulad ng sinabi ko, kilala ko ang lalaking yan mula pa pagkabata. Malamang natuluyang tumandang binata yan. Kawawang anghela. Nabahala siya. Sa ganun ba magwawakas ang love story nilang dalawa ni Gino? Love story? Akala ko ba'y wala kayong love story? Bulong ng isang bahagi ng isip niya. In one way or another, ang nangyayari ngayon sa pagitan nila ni Gino ay isang kwento ng pag-ibig. Isang uri ng kwento ng pag-ibig. At lahat ay may kanya-kanyang kwento. And this was their love story. She just didn't realize it. Humakbang siya patungo sa mga bulaklak na inihagis nito at dinampot yun. May mga santan, rosal, kamya, at kung ano-ano pang ligaw na bulaklak. Kung sa ibang pagkakataon ay gusto niyang matawa. But it was also sweet of him, just the same. "Ang gusto ko lang naman mangyaring sabihin man lang niya sa akin, na mahal niya ako, iniibig niya ako. Mahirap bang sabihin yun?" Gusto na niyang maiyak sa kabang na darama. "Mahal ka ni Gino, Aisa. Hindi mo ba nakikita yun? Puntahan mo sa rancho, mag-usap kayo." Hinarap ni Manang Nelia ang ilang pasyenteng naroon. "Sa center na muna kayo magpatingin, dahil kung hindi asikasuhin ni doktora ang problema niya kay Gino, malamang na bukas ay mawawalan na tayo ng doktor." Wala siyang katiyakan sa kahihinatnan ng pagpunta niya sa rancho. But she had to do it. She couldn't just give him up. "Totoong puro gusto kita," ang sinasabi ni Gino. "Pero hindi ba kasing kahulugan na rin yon nang iniibig siya nito?" "Iniaalok ko sa'yo ang pinakamataas na karangalang maaaring ibigay sa isang babae. Pero tinatanggihan mo nang dahil lang sa walang kwenta mong mga dahilan." Perhaps he was right. Wala namang mapapala si Gino kung pakakasalan siya nito dahil stable naman ang katayuan nito sa buhay. Hindi naman ito alam na mayaman siya. Kung ang pagiging ina lang naman ni Angela ang dahilan, surely mababaw yun para isakripisyo nito ang kalayaan. Ipinarada niya ang kotse niya sa harap ng bahay rancho. Agad na lumabas si Angela at sinabing wala roon ang ama, na maaaring nasa koral ito. Puno ng excitement ang mukha ng bata nang sumakay sa kotse niya upang hanapin si Gino. "Magpapakasal na kayo ni Papa? Mama na ba ang itatawag sa'yo at magiging tita ko yung bunsong kapatid mo?" Nakangiting tanong nito. Napangiti siya roon. "Ang papa mo makapagpapa siya niyan, Angela. Nagagalit siya sa'kin. Nagbigay ng ultimatum." Lumabi ang bata. "Yan ang lagot. Alam mo, kapag totoong galit na si Papa,
Lumiligpit na ako. Iligo muna dyan. Ayun! Nasa gitna ng paddock si Gino at nakasakay sa isang kabayo. Inihinto niyang sasakyan sa malapit at bumaba. Si Angela ay tumatakbo at sumampa sa koral. Naupo sa pinakamataas na fence nun. Lumapit si Isa sa koral. Si Gino ay abala sa ginagawa nito. Sakay ito ng isang kabayo. At pinapaikot-ikot yun sa walang lamang koral. Tila sinasanay. Marahil ay bata pa ang kabayo at hindi pa nasasakyan. Alam niyang alam ni Gino na naroroon siya dahil sumusulyap na ito kaninang tumakbo si Angela. Pero sadya nitong inignora ang presensya niya. Lumipas ang pinakamahabang 5 minuto ng buhay niya at nang matiyak niyang hindi siya papansinin ni Gino, ay pumanhik siya sa unang bakod at sumigaw. Gino! Pumihit ito sa direksyon niya. His eyes blank. Napahugot siya ng hininga. Kaninang patungo siya sa rancho ay sari-saring kaisipan ang naglalaro sa isip niya. Pero hindi niya iniisip na mas mahirap pakitunguhan si Gino sa pagharap nilang noon. Anong kailangan mo, Isa? Tanong nito sa pinakamalamig na tinig na narinig niya. Malakas ang revolusyon ng sasakyan mo. At hindi mo narinig ang sagot ko. Mahinang sabi niya. Bumilang ng mga sandali bago nito dahan-dahang pinalapit ang sinasakyang kabayo sa direksyon niya. His face void of any emotion, parang android sa Star Wars. Mari ba tayong mag-usap? Wala na akong alam na maaari pa natin pag-usapan. Kaninang patungo ko rito, naisip kong nasabi na natin sa isa't isang lahat ng maaari nating sabihin. Hindi mo gustong paniwala ang babae si Mars. O Marcia, she's Jerry's wife, Gino. Wedding anniversary nila nung Lunes. In fact, kung hindi ako sinundo ni Jerry, baka nakalimutan ko. My mind's filled with you. She saw a flicker of emotion in his eyes. But perhaps, she only imagined it. Dahil kasing lamig pa rin ang yelo ang anyo nito. Ang sabi mo, babalik ka. Kinagabihan ng Lunes. Pero kaninang umaga ka lang umuwi. Nasa tinig pa rin ito ang akusasyon, not giving an inch. Napapikit si Isa and prayed for patience. Nandun ang mga magulang at kapatid ni Marcia, at mga kaibigan ko ring lahat, galing ng Maynila. Huminto siya sa pagsasalita. Hopelessly, itinaas niya ang 2 kamay sa ere. Bakit ko ba kailangan magpaliwanag ng gusto sa iyo? Why can't you just believe me? Hindi ka rin naman naniniwala sa akin, hindi ba? Hindi ka naniniwala sa mga sinasabi ko sa'yo. Naginagawa ko ang abot ng aking magagawa para lang mahalin at ibigin mo. It's supposed to be a two-way traffic, Gino. She said softly. Gusto mong ibigay ko sa'yo ang pagmamahal at pag-ibig ko. But what about you? Kaya mo bang ibigay sa'kin yun? Hindi agad nakasagot si Gino. Unti-unting nagsasalubong ang mga kilay nito. Eh, hindi naman romance and senseless courtship ang kailangan ko, Gino. Gusto kong marinig mula sa'yo na mahal mo ako at iniibig mo ako. Na kaya mo ako pakakasalan ay dahil gusto mo akong makasama sa buhay mo. Gusto kitang pakasalan, Isa. At yan ang magtatali sa'yo sa akin habang buhay. Hindi mo ba naiisip yun? No. She shook her head defiantly. Hindi ko naiisip yun. Ang nasa isip ko, hindi mo gustong maabala sa trabaho mo rito sa rancho. Kaya wala kang panahong ipadama sa akin na importante ako. Sinong babae ang gugustuhin mas mahalaga pa ang mga baka at kabayo kaysa sa kanya? Tumigas sa mukha nito. Yan bang iniisip mo sa akin? Dahil yun ang sinasabi at pinapakita mo. Nakulang pa ang panahon mo sa rancho sa dami ng trabaho. Ako, gusto kong malaman kung ano ang nararamdaman mo para sa akin. Inilagay niya ang isa niyang kamay sa dibdib niya. Hindi sapat ang gusto mo lang ako, Gino. Kaya mo ako pakakasalan. Gusto ko si Teddy at si Leonie. Dahil mga kaibigan mo sila. Gusto ko rin si Manang Nelia. Yun bang nararamdaman mo sa akin? Gusto mo ako dahil maganda at edukada ako? Na gusto mo ako dahil maganang loob sa akin ang anak mo? Ganun ba, Gino? Nananakit ang lalamunan niya sa pagpipigil na maiyak. For a moment, he was confused. Then, in a steady voice, alam mong hindi yan ang ibig kong sabihin, Isa. Mahinang sabi nito.
Then what, Gino? Mahirap bang sabihin iniibig mo ako? Na mahal mo ako? Nabasag ang tinig niya roon. For a long moment, she waited for him to say something. Subalit naroon lang ito at nakatitig sa kanya na tila ba ang sinasabi niya ay Greek. Isang nanlulumang buntong hininga ang pinakawalan niya. I love you, Gino. Hindi ako nag-aatubiling sabihin sa iyan dahil yun ang totoong nararamdaman ko. And the words didn't shock me. You know what? She controlled the sob. Tumingala siya rito. I could have easily accepted your proposal to marry me. Tapos na ang problema ko. A provision in my father's will stated that if I don't marry before I turn 29, ang kapatid kong bunso'y mauuwi sa pangangalaga ng stepmother ko. Anne's not her daughter at hindi siya interesado sa kapatid ko. Ang interes niya'y nakatuon sa pamamahala sa trust fund nito. Madali para sa akin gamitin ang alok mo. But no, Gino. Masamang masama ang loob na umiling siya. I may be a fool dahil ayan na ang pagkakataon para mapadaling malutas ang suliranin ko kaysa sa anumang legal na paraan. Pero ang dami kong arte. She said it with bitter sarcasm, her face defiant as she looked at him. But I can't accept marriage in that term. Gusto ko ng pag-aasawang may pundasyon ay pag-ibig, respeto at pagpapahalaga sa isa't isa. Because I want my marriage to be what it stands for. No man can put asunder till death. I want to marry the man I love and who loves me in return. Pagkasabi noon ay tumalikod siya at nagmadaling bumalik sa kotse niya bago pa siya mapahagulhol ng iyak sa harap ng walang kwentang lalaking ito. Kung maaari nga lamang napatakbuhin niya ng mabilis sa kotse ay ginawa na niya, makalayo lang sa lugar na yon. Subalit lubak-lubak ang daan at wala siyang magagawa kundi ang iilag ng iilag ang gulong ng kotse niya. Hindi na rin niya mapigil ang mapaiyak, magkasamang galit at sama ng loob. Sa dinami-rami ba naman ng lalaki sa lupa, hindi niya maintindihan kung bakit ang pusong batong lalaking ito pa ang natutuhan niyang mahalin. Kinabid niya sa madamong gilid ng daan ang kotse niya upang iwasan ang isang malaking lubak. Subalit isa yung hukay na natatakpan lang ng mga bagong tubong damo. Bumalaho roon ang kaliwang unahang gulong ng kotse niya. Shucks! Pinukpok niya ng kamay ang manibela nang hindi niya maiahon ang gulong na lalo pang bumaon sa putik. Naiiyak sa inis na bumaba siya ng kotse. Sinilip ang bumalahong gulong at sinipa yun. Napatali siya sa sakit sa ginawa niya. Ngayon ay kailangan pa niyang manghingi ng tulong sa mga tao sa lugar na yon. Yun ay kung may tao ngang dadaan. Padabog siyang naupo sa nakatumbang puno ng niyog at tinitigan nang wala sa loob ang kotse. Nang mula sa peripheral vision niya, ay nahagip ng tingin niya ang isang anghino. Marahas siyang lumingon. Si Gino sakay ng kabayong higit na mas malaki kaysa sa sinasakyan nito kanina. Nakahinto at pinagmamasdan siya. A mixture of amusement and tenderness in his eyes. You're a pitiful sight, Isa. Nakaasar ka ba? She glared at him. Bakit ko asarin na magiging asawa ko? Hindi ako pakakasal sa iyo, Gino. Ah, nagpapakipot ka na niyan? He said. Go to hell! Baka nga doon ang punta ko kung hindi ka pakakasal sa akin. He said tenderly. Then softly. Mahal kita, Isa. I love you. I truly do. I want to share my life with you. To grow old with you. Sabihin mo yan sa lelong mong panot. She snapped but something deep inside her stirred. Tama ba ang narinig niya? He chuckled. Bumaba ng kabayo. Nilapitan siya at binuhat mula sa kinaupuan niya. Put me down, Gino! Nagpapalag siya. Ibinaba siya nito sa ibabaw ng kabayo. Tumili siya. I can't ride! Di ka pa nag-iisip? Sensitibo ang mga kabayo, my darling. Kaya nararamdaman nilang natatakot sa kanilang sasakay. Sige ka, magwawala yan. She went still. Muling sumakay si Gino sa malaking kabayo habang yakap siya sa harapan nito. Hinagka ng tenga niya at marahang pinalakad yun. May ilang sandaling namagitan na hindi ito nagsasalita.
She broke the silence. Talaga bang ultimatum na yung kanina? Kau talaga. Nagpapalipas lang ako ng init ng ulo. Nagselos akong talaga. Hinagkan nito ang ibabaw ng ulo niya. Nagbuntong hininga bago. I was 26 when I first fell in love, Aisa. Kay Laura, kasamahan kong guro. Walang araw na hindi ko idinedeklara sa kanya ang pag-ibig at pagmamahal ko. I used to pick wildflowers at patagong ilalagay sa bag niya. We were happy. I was happy. Then one day, kinausap niya ako. She said she was seduced by this man. Sort of, may ginawa sila. Napalingon siya rito, questioned in her eyes. Humingi siya ng paumanhin sa akin. Dahil gusto ng mga magulang niyang pakasal siya rito. Hindi na siya malinis. At kung saan daw siya nadapa, doon siya babangon. I had wanted to kill the man. But, I don't even know him. Ni hindi gusto ni Laura na makilala ko siya. But looking back, I doubt if she was really... Alam mo na. Kung totoo bang pinagtangkaan lang siya. Ano ang ibig mong sabihin? Laura was a passionate woman and curious. I don't want to sound honorable but I was young and idealistic. At sa tuwing nagpapahiwatig si Laura na gawin namin ang higit pa kaysa sa nararapat, ako ang umiiwas. Anyway, whether or not she was seduced or whatever, didn't matter anymore. Nasa ibang bansa na sila ngayon. Inihilig niya ang ulo sa dibdib nito. I'm sorry, Gino. Nasaktan ako ng labis sa pangyayaring yun, Aisa. Hindi ko gustong maranasan uli ang sakit na yun. Women come and go. Isa na roon si Monette. Alam niyang wala akong pag-ibig sa kanya pero umasa siyang matututunan ko rin siyang mahalin. Hanggang sa mapagod siya at nag-asawa sa iba. I thought I'd never fall for any woman again. But I was wrong. Nang makita kita sa restaurant, parang may dumamba sa sikmura ko. I was deliberately rude. Dahil natakot ako sa damdaming, bigla na lang umahon sa dibdib ko. Hinagkan nito ang ibabaw ng buhok niya. Minahal ko si Laura, Aisa. But believe me, what I felt for her was nothing compared to what I felt for you now. Hindi ko kayang pakitunguhan. Anyo mo, nakakatulugan ko sa gabi. At pagising ko sa umaga, ikaw pa rin ang unang laman ng isip ko. At natatakot akong sabihin sa iyong mahal kita. Paano kung walang katugon ang damdamin ko? Paano kung mawala ka sa akin? Hindi ko kakayanin. Iniyakap nito ang mga braso sa kanya, possessively. Hindi ako mawawala sa iyo, Gino. She said softly. Kung ang iniisip mo ibang lalaki, there were men in my life. Pero wala akong pinagbigyan ng sarili ko alinman sa mga naging boyfriends ko. I will only give myself to the one I love. Aisa, do you think I deserve you? Napaharap siya ritong bigla. Dinuro ng daliri niya ang dibdib nito. Don't give me that melodramatic crap. Gino De Leon, kung inaakala mong mababawi mo pang sinabi mo sa akin, nagkakamali ka. Isang halakhak ang pinakawala ni Gino bago bumalong. Ay ayatin ta ka, Aisa. See, hindi naman mahirap bigasin, di ba? He smiled and planted a soft kiss on her temple. Alam mo ba ang pinakamasayang araw na nangyari sa buhay ko? Yun yung araw na nakita at nakilala kita. At hindi ko inakalang, sa isang iglap, magmamahalan pala tayong dalawa. Kung matatakot kang harapin ang totoo, at sabihin ang talagang nararamdaman mo dahil baka masaktan ka, isa lang ang ibig sabihin nun. Ipinagkait mo na sa sarili mo ang pagiging masaya. Kapag may mahal ka, huwag kang mabagal. Don't let her na maagaw ng iba. Dahil pag yan nakita mong masaya, baka magsisi ka. At sabihin mong, dapat akin siya kung di lang ako naging tanga. Habang nasa iyo ang taong mahal mo, alagaan mo. Huwag mo hayaang dumating yung araw na pagsisihan mo na nawala na siya at sabihin niya sa iyong, ikaw kasi, pinabayaan mo ako. At kahit ano pang problemang sana ang dumating sa isang relasyon, dapat problema lang ang tinatapos, hindi ang relasyon. Kasi dapat pag nagmahal ka,
Dapat yung pangmatagalan, hindi yung pagkalipas lang ng ilang araw mawawala na. At dito na po nagtatapos ang love story nina Doktora Isa Cuenca at Gino De Leon na pinamagatang Imperfect Man. Maraming maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa storyng ito, sa mga nag-likes, comments, and new subscribers. Sana ay muli niyong sabay-bayan ang mga love story na muli naming ihahandog para sa inyo. Thank you and God bless you all. Love, My Views TV.